Greetings to everyone. Welcome back to Buhay na Salita TV. So ngayon, pag-uusapan natin is ang mga translation ng Latin prayers or oration. Pero hindi ito lahat na Latin prayers. Sa ito lang yung mga kadalasan nakikita natin or naririnig sa ibang tao. Nagka-idea ako nito is dahil sa nag-send sa akin ng picture yung kaibigan ko kasi may nakita siyang sa YouTube na parang YouTube channel yun ng mga pare. May nagsabi doon or may nag-comment doon na Father, translate naman itong orasyon na binigay sa akin ng lolo ko. Pangontra raw ito sa aswang. So disclaimer lang guys ha, baka akala nyo isa akong maestro, isa akong antingero, o isa akong albularyo. Hindi po. Hindi ako antingero, hindi ako albularyo. Lalong-lalo nang hindi ako maestro. Ako po isang tao na nakahiligan ko lamang ang paranormal at saka mga lihim na karunungan. Actually, I'm in the middle of the process na sa pagtutuklas pa lang. Ini-explore ko yung paranormal at saka mga lihim na karunungan. At the same time, pinapractice ko rin yung Catholic beliefs. Although, magko-conflict yan kasi ayaw naman talaga ng simbahan ng ganito kasi dinidemonize nila. So, para sa akin kasi may free will naman yung tao. So, I'm here to find the truth muna. So, tingnan muna natin. Kasi in the end of the day, ako, believer naman ako ng Jesus Christ. So, Catholic based pa rin ako. Kung bago ka lang sa channel na ito, please tulungan niyo po akong lumago ako YouTube channel. Please subscribe po and pakilike po ng video and pakihit po ng notification bell. So, wag na nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Tapos, tinranslate nila. So, yung pater lang po yung na-translate. Ito yung orasyon. Pater, pater, Dium, Dium, Ignum, Salvo, Igusum. So, pagdating dun sa Google Translate, pater lang yung na-decipher nila o na-translate nila. Ang problema kasi dun is, hindi nila inayos yung spelling. Kasi yung spelling ng yung nag-chat o nag-comment is ganito. Ganyan. So, hindi naman natin masisisi kasi ang nagsulat yun is mga kalululuhan niya. So, hindi naman yun konserbatibo pagdating sa mga spelling sa kanila is kung yung narinig nila itatry lang interpret sa pagsusulat. So hindi nila perfect talaga yung mga spellings. So yun yung problema, hindi nila na translate. So sinubukan kong ayusin ang mga spelling. So yung pater okay na yun. So yung Dium is pinalitan natin ng Dium, yung D-E-U-M, so Diyos. Tapos yung Ignum, instead na O, pinalitan ko ng U. Tapos Salvo is, wala naman talagang word na Salvo, so sinubukan ko lang is Salvum. And then ang Igusum is yung spelling niya is I, so pinalitan ko ng E, Eagle, so Igusum na siya. So ito yung translation niya. Father, Father, I am the fire god, save I am. So kayo nang bahala, it may sense ba sa inyo yung orasyon na yun o wala. Kayo nang mag-decide. Tingin nyo kung talagang may visa yun o wala. So ito pa, orasyon ito ng kakilala ko rin dito, classmate ko ng high school. Bali, ito raw yung sinasabi ng lola niya kung pag nilalagnat daw sila. Ito daw yung iniihip sa kanilang dito sa tuktok. So, try natin i-decipher sa Google Translate. Ang nakasulat doon is Ignum Guventatis Maria Jesus Hum. So, ito po. So, ang translation niyan sa Google is ganito. The fire of the government of Mary Jesus Hum. Yung Hum, wala talagang translation kung ano yan. So, kayo na yung mag-decide kung may sense ba. So, kung may laman ba ang pangungusap na yon. The fire of the government of Mary Jesus Home. So, yun daw yung iniihip pag, pag mainit yung katawan or nilalagnat. So, hindi natin alam kung paano yung napapabisa ng mga matatanda. Kasi sabi ng mga albularyo is, may mga espiritong gabay daw yun pag sinasambit mo, yun yung nagpapabisa. Ang sabi din naman ng ibang albularyo is, ang nagpapabisa noon is yung Diyos Ama. So, binabigyan niya yung bisa, yung pangungusap.
So very complex na ano yan, very complex na explanation and reasoning. So kayo na yung humusga kung ano, ano sa tingin niyo. At ito pa, sabi ito ng kakilala ko, ano, okay daw to na ano, pang taboy sa mga masasamang espiritu, ganun. Ito, ang orasyon ito is, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Miserere Nobis. So, tinranslate ko diretso sa Latin to Tagalog. So, ano siya? Banal na Diyos, banal na malakas, banal na walang kamatayan. Yung Miserere Nobis is, maawa ka sa amin. So, parang may sense din, no? Kasi pag may mga masasamang, ano, masasamang elemento sa paligid, sasambitin niyo yung Panginoon, banal na Panginoon, banal na Diyos. So, kaawaan mo ko kasi may mga, ano, panganib sa paligid. So, parang may sense siya. So, direct to God. And then, isa pang orasyon dito. Tita ko, nagkuhan ito, yung nag-share. Gamit na ito ng lola namin. So, yung tita ko na yun is, ano, wala yung asawa. Doon yung nakatira sa lola ko dati. So, parang may mga alam siya sa, ano, kung anong binabahagi ni lola. So, ito raw yun. Pag nausog daw, or natamaan ko ng evil eye, or kung ano pang mga, ano, black magic, ito lang daw yung sasabihin mo. Contra mal in Jesus amin. So, tinranslate ko siya sa Google. Dito pala siya, against evil in Jesus amin. So, para sa akin, parang may sense din siya kasi ano, parang pangontra siya, against evil in Jesus name. Parang ganun na pangungusap. Hindi nga siya fully corrected grammar. Pero maiintindihan naman siya kung malawak lang yung ano, kung open-minded ka lang sa pag-iintindi. Pero kung iintindihin mo siya grammar by grammar, word for word, so parang nonsense talaga siya. So nasa tao na yon kung ano yung ano, sa pagtitiwala pa rin ano, nakabasa yan. So ito naman yung ano, medyo nahirapan ako dito kasi ito daw yung orasyon na ano, basa ko ito sa ano, Karunungan ng Diyos na aklat. Actually, maraming mga orasyon doon. Hindi ko lang sinali dito kasi ano, may mga words kasi doon or mga pangalan na hindi pwedeng sabihin in public. Kung gusto niyo, maghanap kayo ng libro na Karunungan ng Diyos, basa kayo doon. So ito lang yung isasali ko, one of the orasyon, kasi napaka-common kasi ito sa mga Katoliko. Katolik kasi ako. Kasi daw kapag krusipiyo ang iyong dala, ito daw ang magandang orasyon kapag ano, nasa panganib ka. So, basahin natin na. Jesus, Jesus, Jesus. Fimi derimbit otim digis miserere nobis. So, yung miserere nobis, alam natin yan. Ano yan? Maawa ka sa amin. So, nahirapan ako dito sa pag-translate. Kasi una is, walang translation tong Fimi. Yung word na yan. So, sinubukan kong i-correct yung spelling. Try ko Fimi. Kaso ang sama ng ano, ang sama ng translation kasi yung Fimi is manure in English. So parang excretion siya ng animal, para siyang ano, dumi ng hayop. So parang hindi yata ito ganito. So sinubukan ko naman ano, Flamey. Ganyan yung spelling. So parang may sense na siya. Ang meaning na niya in English is ganito. Jesus, 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 weep for me, will break up, wherever you live, have mercy on us. So parang, ano, nagsasubmit kay Jesus Christ, you weep for me is kasi ano eh, parang magluksa ka sa akin, or sana, ano, yung parang sinasabi mo na, sana maging worry ka naman sa akin, kasi parang, ano, I will break up, so parang maguguho na ako, maguguho na yung mundo ko. So wherever you live, have mercy on us. Yung pangungusap sa last part, yung whoever you leave, have mercy on us, is parang ano, nagsasabi siya na buhay ka, totoo ka, maawa ka naman sa amin. So, parang ganun. So, may sense siya para sa akin. Actually, marami pa mga orasyon doon. Hindi ko na lang pakikialaman kasi maniwala ako na may, yung iba doon is may mga espiritong gabay, yung iba doon is mga mismong pangalan ng mga espiritong gabay. So, hindi natin translate yun. Pero ito lang yung mga simple, yung mga common, at saka kasi common ito sa mga ano eh, sa mga Katolik, kasi tayo naman nagdadala ng krusipiyo, mga Katoliko. Yung iba lang, ha, yung iba hindi nagdadala ng cross. Yung iba nagdadala ng cross for ano, for safety.
So, parang may sense siya, parang may sense. So, kaya sinali ko ang orasyon na ito. So, yan lang po muna sa ngayon. I hope nagustuhan niyo ang video ito. And please, subscribe at tulungan niyo po ako lumago sa YouTube channel. Please, paki-hit ng notification bell, paki-like ng video, tsaka paki-share na rin po. So, yan lang po. Thank you. Bye-bye.